نعم، الآن نأخذ القسم الثاني من هذا الكتاب المبارك وهو المسائل الثلاث. Ngayon, inshallah, pag-usapan natin yung pangalawang parte o pangalawang bahagi ng aklat na ito, yung tinatawag natin masail at talata, ang tatlong usapin. At masail at talata, gaira at usul at talata. Yung tatlong usapin na ito ay hindi siya yung tatlong saligan. At usul at talata, ta'ti, bi'idhinillah, yung asilat ang qabr. Ngayon, inshallah, mapag-usapan natin kung ano yung tatlong saligan at ito yung tatlong patanungan sa libingan. المسألة الثلاثة، المسألة الأولى أن الله سبحانه وتعالى لابد أن يفرد بتوحيد الربوبية وبالأسماء والصفات. المسألة الأولى، نعم. Ito yung ating ipupuntang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang rububiyya at asma wa sifat. المسألة الثانية إفراد الله بالعبادة بتوحيد الألوهية. At ang pangalawang usapin ay ang ipupuntang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang ألوهية. المسألة الثالثة لابد من البراءة من الشرك وأهله. At ang pangatlong usapin, kailangan natin lumayo mula sa mga gumagawa ng shirk at mga tauhan ng shirk. نعم. أولا ما هو التوحيد؟ Una sa lahat, ano ang tauhid? Lalo ممكن يسألك سائل يقول هل أنت موحد إيش تقول؟ Maaari tanungin ka, ikaw ba isang tao merong tauhid? Ano ang tauhid? هل أنت موحد؟ يقول نعم. يقول ما هو التوحيد؟ عرف لي التوحيد. So, pag sinabi mo, ikaw ay isang taong may tauhid, ano ay ibig sabihin ng tauhid? كيف أكون موحد؟ نعم. كيف أكون موحد؟ ما سبب na ikaw ay isang التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة بما اختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. نعم. Tauhid, ito ang pagpupuntang sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagkapanginoon, sa kanyang pagka-Diyos, at sa kanyang mga pangarap, mga katangian. Idan, anwa' at-tauhid thalab. So, ang tauhid ay mayroong tatlong uri. Tauhid al-rububiyya, wal-uluhiyya, wal-asma'i, wal-sifat. Ang tauhid al-rububiyya, tauhid al-uluhiyya, at tauhid al-asma'i, wal-sifat. Ma huwa tauhid al-rububiyya? Ano ang tauhid al-rububiyya? Huwa an yufrad Allah subhanahu wa ta'ala bi-af'al subhanahu wa ta'ala. Ang tauhid al-rububiyya, ito ang pagpupuntang sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga gawain. Anna Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-khaliq. Allah subhanahu wa ta'ala siya ang tagapaglikha. وله الملك سبحانه وتعالى. شاء ang nagmamay-ari. وهو الذي يدبر الأمر. At siya ang nangangasiwa sa lahat ng bagay. نعم. الثاني توحيد الألوهية، توحيد العبودية، توحيد العبادة، إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، لا يعبد إلا الله. توحيد الألوهية ito ang pagpupuntang sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsamba. Wala tayong ibang sasambahin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. الثالث توحيد الأسماء والصفات إفراد الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفات. توحيد الأسماء والصفات ito ang pagpupuntang sa Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay merong mga pangalan at mga katangian. بأن نثبت لله سبحانه وتعالى كل ما أثبت لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم. Ating ipapakilala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay meron siyang mga pangalan na binanggit para sa kanyang sarili at meron din siyang mga pangalan na binanggit مع تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مماثلة الخلق. At ilalayo natin ang Allah subhanahu wa ta'ala mula sa pag-aalin tulad sa mga nilikha. نعم. إذن لابد أن يفرد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. Dapat natin ipupuntangin Allah subhanahu wa ta'ala sa tatlong uri na ito. Ito ang pagpupuntangin sa Allah sa kanyang rububiyya, sa kanyang uluhiyya at asma wa sifat. Idan al-masail al-thalatha, al-mas'ala al-ula an Allah subhanahu wa ta'ala labud an yufrad bil rububiyya wa bil asma'i wa sifat. Ang unang usapin, kailangan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala ipupuntangin sa kanyang pagkarububiyya at sa kanyang asma wa sifat. Al-mas'ala al-thaniya, إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة لا يعبد إلا الله ولا يمكن أن يصرف شيء من العبادة لغير الله. Pangalawang usapin, kailangan natin ipupuntang ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsamba. At wala tayong ibang sasambahin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mas'ala al-thalitha, wasatiyat al-ta'amul ma'a ghayr al-muslimin. Kayf nata'amal ma'a ghayr al-muslimin? Na'am. Ang pagiging gitna sa pakikipagtungo sa mga ibang reliyon. Paano natin sila pakikitunguhan? انقسم الناس في التعامل مع غير المسلمين الى طرفين ووسط الى افراط والتفريط
Nah. So lahat yung mga tao sa pakikipag salamuha sa mga kufar sa tatlong grupo. Dalawa sa dalawang magkabilang panit, isa sa gitna. Isa nagmalabis, isa nagkulang, at isa nasa gitna. Qism yaqtul al-kufar wa ya'khudh amwalahum wa yata'adda 'alayhim bis-sabt wa bis-shatm. May mga grupo na sila ay nagmalabis sa mga kufar, minsan inatay nila ang mga kufar, وقسم يخالطهم ويشاركهم في أعياد واحتفالات حتى تظن أنه واحد منهم. isang grupo naman na nagkulang na kung saan sila ay nakikisalamuha sa mga kufar, sumasama sila sa kanilang mga piyesta, mga pagdiriwang. Na kung titingnan natin para silang magkapares ng mga kufar, ng mga Muslimo. والصحيح الوسط. At ang tama ay nasa gitna lang. ماذا نصنع؟ ano ang gagawin natin? نبي لهم بالعهود لا نتعدى عليهم لا بالقتل ولا بأخذ الأموال ولا بالسب ولا بالشتم. gagawin natin ay ating isa sa kagubaran ang kanilang kasunduan, hindi natin sila papatayin, hindi natin sila nanakawan. ومع هذا لا نشارككم بأعياد ولا باحتفالات ولا بالطقوس ولا نتشبه بهم. ngunit hindi natin sila sasama sa kanilang mga piyesta, pagdiriwang, at hindi natin sasama ulit ay manggagaya sa kanila. ندعوهم إلى الله. At tayo ay magdadaawa sa kanila tungo sa kaisahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nata'amal ma'am fil bay' wa shira, la ishkal. Tayo ay makikisalamuha sa kanila sa pamamagitan ng pagbebenta, ano pa? Na'am. Nahnu nuhibbu Allah lahum al-khair wal khair annahum yadkhulu fi din al-Islam. At mahal natin at tubos natin binugusto ang kabutihan sa kanila. At ang pinaka binugusto natin sa kanila ay pasok natin sila sa din ng Islam. Wala yumkin an nagush al-kufar, nakul lahum annahum fil jannah. La, nakul lahum ihlaru, antum al-an fi tariq al-dalal, labud an tahdaru tadkhulu min din al-Islam. Sabihin natin sa kanila, kayo ay nasa kaligawan. Kailangan niyong pumasok sa reliyong Islam. نعم هذه المسائل الثلاثة عرفنا أخذنا المسائل الثلاثة نعم. أكيدو أن تندوب سفين. وعرفنا التوحيد وأنواع التوحيد الثلاثة. أتنا مناتين أن كولوجانا تتكوري التوحيد. نعم والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.